Test. Ayun. Sir, wala pa yun talaga. 1 minute yan bago tumunod. Ah, delayed. Oh, naka-program siya na delay. May delay siya. Na-program ng 1 minute bago mag-bell yung mag-bell natin. 1 minute. Itong mga error niya. Ayan, at isa lang naman yung fire. Fire, tsaka panel sound, dead silence. Oh, okay. Fire lang ang naka. Nakikita natin yung smoke detector of the number ng address. Address 1. Address 1. Sige. Ngayon siya ng trouble kasi kaya nawala na ulit yung trouble kasi nabalik na. Ngayon, indutin natin yung reset button. Ngayon, nag-initialize lang yung ano kasi di ba binalik na natin. Nag-initialize lang siya pero mawawala yan pagtapos niya mag-initialize. Mga ilang minuto ang bago mawala. Nangangasigula na siya. Nangangawala pang 1 minute. Ngayon, magte-test tayo nito ng manual tool. MPS na. Time is running out. Address 11. 11. Address 11. So yung operation siya, alam niya na yung ano? Oo. Ituro mo na lang din. Oo, sige. Sige sir. Nito mo siya na yung nag-fire. So nang ano natin, hindi tinagal yung hanggang silence para tumigil yung bell. Bell panel silence. Ito. Alarm silence. Alarm silence. Sunod panel silence. The next is, check natin kung anong nangyari yung nag-indicate na panel. Halimbawa, admin office. Punta natin si admin office, check natin yung device, kung smoke detector ba siya o manual pulsation, kung naka-trigger. Ngayon, kung false alarm, reset na lang natin yung device. And then, kung positive naman, huwag naman saan mangyari. Pindutin lang ulit yung reason para tumunog uli yung bell, para makapag-evacuate yung tao. Ngayon, sir, kapag okay naman na, negative na lang yung ano, reset lang yung device. Balik dito sa panel, tapos reset. Reset button. Pindutin lang ulit ang reset button. After na, ma-reset dun sa area. Halimbawa, yung smoke detector naka-fire. Tanggalin lang natin, ipan, o kaya kung may blower, blower. Ngayon, kung manual pull station naman, kung napaglaroan lang ng mga ano, susiyan lang ulit, balik. Tapos balik dito sa panel, reset. Paano pag halimbawa may trouble sa battery? Sa battery naman sir, i-check natin kung naka-connect pa yung battery, kung naka-connect siya pero naka-trouble. Ang gawin mo na lang sir, try mo i-unplug. Nang naka-sindi o i-off? Naka-sindi. Naka-sindi. Oo, nang buhay yung AC. Try mo tanggalin yung battery. Mga siguro mga 10 seconds, ibalik mo. Tapos obserba mo kung magsa-trouble pa ulit. Ngayon, kung hindi naman na, ano pa ang magsa-trouble dyan pag battery?
Usually sir, ang trouble ng ano kapag sa battery naman, may makikita ka dito ng ilaw, charger pole, tsaka battery lock. Oo. Yung nandito. Hindi na sir. Pero, nakaano dito, nakalagay din dito kung ano yung okay. Trouble. Makikita mo dito ang charger pole or battery lock. Ngayon sir, kapag ganun nga, lumabas yung battery low or battery trouble, try mo lang i-unplug ulit siya. I-unplug mo, hintayin mo yung mga 10 seconds or 15 seconds, ibalik mo ulit, tapos i-try mo i-reset. I-reset yung panel, pindutin na lang. Tapos kung mag-open na ulit. Ngayon sa mga device sir, kapag nag-trouble naman siya, ang lumabas na trouble is disconnected. Either na putol yung linya or natanggal yung device. Ano ba? May construction, tinanggal yung device. Parang yung kanina, no? Tinanggal yes, tapos pag-reset. Kasi na-disconnected yung sana sa linya. So, ang nangyayari ng sir, ang nakagigit sa kanya ng trouble, disconnect trouble. Meron naman tayong sunod na bad data trouble. Either na madumi yung detector. Sa bad data. Bad data. Aling detector bang ano yung MPS o yung... Yung smoke sir. Okay. Smoke detector. Ang recommendation dun sir, 4 PM na siya. Bad data. Hindi pwedeng hipan lang. Pwedeng hipan sir or blower. Kapag kinaya dun sa hipan or blower at hindi nalik yung detector tapos hindi na siya ng bad data, okay na ulit yun sir. Okay. And sa nagsaring yung look circuit short circuit or open circuit. Either na may tinamahan dun sa linya sa taas or dun sa baba, pag dinip yung positive at negative niya na linya. Makikita pa yung ano kung kulay nung nagdikit na ano, hindi na. Paano makikita? Yung pag nag-short. So, hindi na makikita, no? Hindi na. Magsisiyat sila, no? Yung ilaw. Kasi ang mangyari niyan, sir, kasi ang mangyari dito sa tunnel, isang loop lang sila. Lahat. Kaya pag nag-short dito sa tunnel, damay na yung sa baba. Oh, nakaparallel lang naman sila sa isa. Parang connection ng ilaw. So, yun lang sa rin. Yung nga lang, disadvantage ng addressable. Identify mo ang ito sa tunnel. Ayan sir, isa pa, alagawa, under 50, looking towards mga or may mga apoy na hindi pa nasi-sense ng detector, saka wala mo magbababa ng manual mode, pwede mong pinunit ng fire drill. So siyempre, pag magpa-fire drill lang kami, pwede yan. Automatic. O kaya kung nakita ko na may ano na, may apoy na, siyempre, yung mga ano, ipapayag nila ko na. So yan sir, dapat ang ilo natin. AC. Yan yung normal status natin. Then, eh kung nag-ground fault sa... Ground trouble. Halimbawa ito, general trouble. Ayun sir, i-ano niya naman, kasi may 6 months naman kami na warranty. Para dun sa worth money. 6 months warranty para sa... Pero yung 6 months na yun sir, hindi na namin tayo. Kasi after na ito, gagawa namin ng report, gagawa namin ng recommendation para mag-maintain yung system. Kasi baka nga may, babalikin na naman kami sa tulad sa 10 tao. Kasi lang naman na rin ako yun. Kasi kailangan mag-trouble lang ito at tawag agad para ma-maintain yung system, para hindi na gumamit. Gano'n na lang po. Kaya na naman namin yung recommend yung halaman mo for definition. Kasi makikita natin sa rin ang detector kung dumi na. Pinatanggal kasi yung cover. May cover dati yun. Tsaka yung manual station natin. Yung mga ano nga pala, may pag-maintain ng mga MPS saka ano, monthly yun. Ang nire-require namin kahit sa deficit isang taon. Kasi hindi naman siya pwedeng monthly kasi mapisira din yung sensor. So pag lagi pinataw po, makukulit yung sensor.
Monthly. Kailangan sir, at least once. Once a year. Kasi yung at least 1 year model, halimbawa, nakapag-PS kami ng January, hanggang December yung kontrata lang. Kahit isang program, ito yung kaya natin ng mga pag-PS. Kasi nakapag-PS ng isang taon. Yung sensitivity niya, adjustment, default pa rin lahat yun, no? Default yan sir, no? Baka kasi may naka-schedule yung sensitivity tuwing gabi, nag-aalam. Tuwing... Yun sir, ang pagalingan lang nung na-maintain ng PS. Yung ano nga pala, ano nga yung contamination report? Pa-scan. May report kasi dati yan eh, 9 devices. Pwedeng i-scan. Contamination report. Kung ilang device ang contaminated. Ayun, contamination edit. Ayun, configuration. Meron akong nai-reset dati dyan. Para ma-clear lang kung... Ayun, para yung ano maintenance ano yung early din yan pala early warning mo pala. Clock okay naman siya, saka yung date, no? Ay, tama na. 5-15-22. Naisisync sa internet yan? Pa? Naisisync sa internet. Nakalagay FireNet eh. Oh, wala yan ito. Pangalan lang yan ang ano. Okay. Pinaka-panel. Baka ka kung mayroong global report. Kapag nakasync sa ano, lahat ng primer kaya... Makikita kung nasan yung may ito. Para yata meron siyang ano dito, interface. Dito sa panel. Nasan yung fire dito? Yung fire switch. Nakalagay na dito, no? Anong fire switch? Yung in case na mag-trigger yung
fire pump. Nandito na siya. Sa address. Dito ah, sa wala yan sir. Kailangan mo ng module. Module. Oo. Kasi ang fire pump kasi, ang binigay lang niya, dry contact. Ito, yung tungwer na to. Yan. Para ma-monitor mo si fire pump, binigyan ka ni fire pump controller ng open contact. Kapag nag-trigger yun, mag-short to. So, hindi siya naka-synchronize sa fire pump? Yes, sir. Oo. Okay. Bali, ang kailangan mo dun para ma-synchronize mo siya, po-provide kami, magpo-provide kayo ng module na input module. Para yung input module na yun, kapag nag-trigger si fire pump, iti-trigger naman niya yung input module na yun para yun yung mag-a-address dito na gumagana yung fire pump. From fire pump papuntang F-dash, no? Hindi F-dash papuntang fire pump? Hindi, sir. Hindi. Okay. Kasi si fire pump kasi, kapag umandar lang siya, mamamonitor na F-dash. Tsaka pag umandar yun, sir, mamamonitor din yung mga supervisory natin, yung mga water flow switch. Kasi pag umandar yun, automatic kakarga ng tubig dun. I-inform niya yung module dun sa... Aling water flow switch nga pala sa tatlo yung... Exit. Nakakabit. Exit lang. Paano ka na? Ilang... aling water flow switch ba ang nakakabit sa tatlo, kanya? Tatlo, sir. Tatlo. Lahat. Okay. Ang wala mo monitoring yung gate bomb. Yung supervisory. Kasi dapat meron din yan. Kapag kinilos yung gate bomb, dapat mo monitor din yung pala. Kasi naka-interface lang ngayon doon. Water flow lang. Time is running out.